Nakatutok ang buong pwersa ng GMA News sa pinakamalalaking balita ngayong araw. Si Connie Season po, nandiyan po sa Brigada Eskwela na caravan ng DepEd habang ang ating mga reporter sa sina Athena Imperial, Mark Bautista ng GMA Cebu at Haji Rieta ang mag-aatid sa atin ng iba pang paganda sa pasukan at mga kaugnay na balita. Simula na po ngayong araw ang Brigada Eskwela ng Department of Education at para sa formal na buksan niyan, magsasagawa ng DepEd ng caravan mula Quezon City hanggang Valenzuela. May live report ang kasama natin si Connie Season. Connie? Yes, Igan, naririto nga tayo sa DepEd NCR. No? Nakikita natin ngayon, nandito na tayo, may mga nag-register na kanina no? Ng mga iba't ibang guro at iba pang gustong sumama dito sa caravan. At para bigyan pa rin tayo ng detalye, makakasama natin ngayon si Dr. Luz Almeda. Siya naman po ang Regional Director ng DepEd. No? Magandang umaga po sa inyo, ma'am. Magandang umaga po, Connie. Taon-taon, ginagawa natin to for 10 years. Ano ho ang... 11 years na 2003, no? Pero ano ho ang ating nakikitang pag-responde naman ng pagtulong, lalong-lalo na doon sa communities na ating pong mga eskwela? Dumadami yung mga taong tulong-tulong sa atin, you know. Ngayon, andito na yung taga-AFP. We expect na lalong dadami ito pagdating natin sa dalandanan Valenzuela City. Kamusta ho? Dahil ang balita natin ngayon si Brother Armin Luistro ng kawani natin sa DepEd ay naroon ngayon sa Leyte no, para pamunuan naman yung balik eskwela o brigada eskwela doon sa mga Yolanda victims. Ano ho ang aasahan naman natin? Particularly doon po sa Leyte kung saan marami ho mga eskwelahang nasira. Tulong-tulong din yung mga tao doon. That's why si Secretary is there. Dito ngayon sa atin si Yusek Rizalino Rivera. Siya yung magtulong sa atin sa kick-off and launching of the first day of the Brigada Eskwela. Next week, yung Oplan Balik Eskwela. So usually, ginagawa natin yung Brigada Eskwela two weeks before the school opening on June 2. How are we addressing, ma'am, yung perennial problem natin na kakulangan sa mga upuan, sa mga eskwelahan mismo, ano? Lalong-lalo na pag dito sa area ng... Leyte, no, na ang dami hong nasira. Ano hong mga ginagawa nating paraan dyan? Kaya nga importante yung talagang nagpaplano. So, kung may mga sira na upuan, pinarepair-repair yan. So, kaya kailangan natin in the spirit of bayanihan, yung mga magulang, mga iba't ibang sektor ng komunidad na magpunta sa ating mga paaralan, magtulong para mag-repair, maglinis, magwalis ng ating mga kakailangin sa school opening. Okay. Dito sa atin, yes, ma'am. We expect na malalaking crowd ito kasi matagal pa tayo nag-start as early as January kung sino ang talagang tutulong, mga mag-donate, mag-sponsor, mag-repair, mga carpenters, mga lahat-lahat na. Ang ating tema ngayon, Connie, is making our school safer. So, we anticipate, God forbid, yung mga floods, disasters, fires. So, dapat maging disaster ready ang mga eskwelahan. Ma'am, makikita lang natin dito ngayon yung mga van, ano? Yan ho ang ating mga sasakyan, ano, para doon sa ating caravan. Ito, ilan ho ba ang sasali ngayon dito sa caravan natin? Marami tayo ngayon. Dito ang convergence assembly area. So by 6 o'clock or 6:30, we will motor to Dalandanan, Valenzuela City, Dalandanan High School. We expect mga 30 to 40 vehicles going there. Pero meron na tayong mga tao doon na nakaposte. At ang balita ko... Volunteers. Yes. Ang patambalita ko ho, may 500 na mga volunteers mula naman sa AFP no, na tutulong sa atin at i-distribute yung mga kawanin natin na magigiting na taon-taon ho ay talagang nagbibigay na kanyang serbisyong totoo sa 33 schools. Is that right? Yes. So ayan ho, antabayanan natin mga kapuso dahil mamaya sasabayan naman natin itong caravan ng DepEd para tulong-tulong ho tayo no, sa paglilinis, sa pagbibigay ng awareness, ika nga, no, sa pasukan na darating na po sa June 2 para sa mga pampublikong paaralan dito naman sa bansa. Maraming salamat po muli sa inyo, Dr. Almeda. At balik muna sa inyo dyan sa studio. Maraming salamat, Connie Season.